Ang sabi po ni kaibigan Engkanto, guys, humingi siya ng tawad sa nagawa niya kay kaibigan Linyo. Kung maaari daw, magpatulong po siya dahil po siya po yung dahilan kung bakit po ay nadukot nilang kasamaan po ng Lasintak. Guys, salamat po, no? Medyo malayo mo yung biyahe natin. Pero nakarating po tayo dito na matiwasay, no? Wala pong mga problema sa kadalanan. Kanina, tinawag ko kaagad dito. Pero wala pong nagsumasagot po. Walang nagsasagot. Subukan ko lang tawagin si ano. Engkanto kung nakauna pa ba siya dito. Kaibigan? Diyos ko, grabe naman to. Ang bilis po. Grabe case. Motor yung ginamit ko pero siya. Mas nauna pa sa atin. Hindi po ba nakausap yung mga duwende dito? Wala daw. Subukan ko ha. Ulit, kaibigan. Sintak. Ay, nandito guys. Kumusta kayo? Asa man si Orange? Ha? Wala si Orange? Asa man di ay? Ha? Meron daw kinukuha pa guys. Alam mo ba ninyo yung problema namin? Maghihingi po ako ng patawad sa inyo ha. Kasi po, natuluyan ko yung bahay po niyo dito dahil po, yun po talaga ang utos. Pero, alam ko nagpapasalamat din kayo. Dahil po sa nagawa ni kaibigan Linyo, ay nagbalik po kayo ng doon sa kanila, bumalik po yung kalooban po ninyo doon sa kanilang simpala, sa inyong simpala. Narito po kami kaibigan, gusto lang po namin kayo imbitahin na tulungan si kaibigan ninyo kung pwede po kumari. Ha? Pwede po ba kayo magpakita? Salamat po. Asa man si Orange? Ang gatang itim. Ikaw na magkipag-usap sa kanila ba? Ang sabi po ni kaibigan Engkanto, guys, humingi siya ng tawad sa nagawa niya kay kaibigan Linyo. Kung maaari daw, magpatulong po siya dahil po siya po yung dahilan kung bakit po ay nadukot nilang kasamaan po ng Lasintak. Kaibigan Sintak, papayag po ba kayo na isama ko kayo doon sa pagligtas kay kaibigan Linyo? Salamat po. Ikaw na bahala po magsabi kay Orange, ha? Okay, may ginagawa si Orange, guys. Sintak lang po dito. Kaibigan, Kantong Itim. Ang sabi po niya, guys, mamaya daw, pagkatapos natin dito, puntahan ko daw yung mamayang gabi yung balon kung saan po nakatira yung mga palaka. Okay lang po ba kayo dito? Ha? Ano? Okay lang po daw siya, guys. Ang sabi po niya, guys. Sabi po niya, guys. Sasama po sila, guys. Pero, kung pwede daw sana na ibalik po daw natin yung bahay po nila. Ipabundo. Sige po, kaibigan. Pwede ba kayo tumira doon sa park ni kaibigan Linyo? Dili daw sila, guys. Maulaw daw sila. Lalo na po ay ayaw po nila ng maingay. Sige po. Sa tingin po ninyo, kaya pa rin labanan po yung ano, mga Engkanto po doon, yung mga nangbibihag po kay Linyo. Kaya daw nila, guys. Malakas po daw si Orange. Kasi nakasagupa na po sila ng mga Engkanto. Bakit po nakakita kayo ng kalapan ng Engkanto? Nais pala yung Engkanto, guys, na kunin po yung mga gamit nila. Yung, ha? Kaibigan? Alam po ni Engkanto Itim, guys, na nakalaban po ng Sintak at saka si Orange, yung nakalaban din pala ni Engkanto Itim. Engkanto Itim, diba nakalaban mo kanina yung ano,
Yung sumunod sa atin ba nung nag-usap po tayo doon? Sino po sila? Inutusan po daw, guys, na para daw masundan po ang mga balak po ng Inkantong Itim, kasi po pag na pasok natin yung area po ng kaharian po ng mga Inkanto, delikado po ang kanilang kaharian kapag nakapasok ang isang katulad natin, kasi delikado pala makipag-away yung mga tao sa kanila, lalo na po pag may mga gabay po tayo ng mga maliliit na mga duminde. Kaya guys, huwag po kayong mag-alala dahil po si kaibigan Inkantong Itim at saka si Orange at saka si Pichay, alam ko tutulong yan, at saka si Puti, hindi nila papabayaan sila, nyo huwag kayong mag-alala. Kung hindi man ako makapasok doon, guys, ibig sabihin may naghadlang o siguro ayaw nila mapapahamak tayo. Sana po ay mailigtas natin, kaibigan. O hindi lang tayo magtatagal po dito. Kasi po ang sabi po ni kaibigan na Inkantong Itim, guys, aalis na po daw siya kasi po napapahamak po ang kanilang mga kasamahan niya, lalo na pag wala siya, kasi po siya lang po talaga yung ano, inaasahan po na kanilang hari. Sige kaibigan, mag-ingat po kayo, ha. Saan ba tayo magkita para maturuan mo ako kung saan yung portal papasok po sa inyo? Guys, ipapakita daw niya, guys, kung saan tayo papasok, kung saan tayo papasok doon sa kanilang hari para makarating po tayo doon sa kanila. Kaibigan Sintak, ibabalik ko to bukas na lang, ha. Oo, guys, ibabalik natin yung ano nila, kasi po ayaw po nila tumira doon sa park nila nyo kasi maingay daw. Salamat, guys. Sana po ay mailigtas sila nyo na buhay, kasi po kung mawawala sila nyo sa atin, iwan ko lang kung hanggang kailan po na mayroon po tayong kaibigan ng mga duwende na sumama pa sa atin, kasi si Pichay mabuti din yan, at saka si ano, ang dami po natulungan ni kaibigan ninyo. Sinira pa natin yung punso, abangan po natin, kasi yung mga nasira natin baka nagbago na sila. Sana po ay tumulong din sila, kaibigan. Salamat, ha. Sabihin mo lang kay ano, kay Orin, sana po ay hindi po siya magtampo sa akin mula nang natuluyan ko yung bahay ninyo. Babalik pa ba si Orin sa kaharian po ninyo? Babalik lang daw, guys. Pero si sila Sintak, okay lang. Tapos nito, maghanap ako ng idea, guys, na kung paano natin matatalo yung... Meron pa akong plano, guys, na maganda. Magpaturo tayo kung ano talaga ang maganda. Mas yung may mag-advise po sa atin, yung mga duwindi talaga. Dahil po ang yung mga duwindi po ay... napaka-talento, kaibigan. Ano bang sikrito po na magkipaglaban po tayo sa Inkanto? Ano bang pwede kong dalhin? Ha? Ang sabi po niya, guys, natatakot pala yung mga Inkanto po sa mga lata, no? At saka yung salt po, asin. Asin po ba? Bakit po sila natatakot sa asin? Ha? Ayaw po daw nila ng asin, guys. Pwede ako magdala. At saka yung sinukuan. Ano pa? Sabi po niya, mas maganda dalhin, guys, yung mga tambol, no? Lata. Saan ba tayo maghanap po ng tambol? Pero lata, marami pong lata dito sa atin, guys. Ano pong gagawin sa lata? Pukpukin daw ng pukpukin, guys, para po ay humihina po yung mga kalaban ng mga Inkanto. Paano na si Inkantong Itim? Baka manghina din. Ha? Ang sabi po niya, guys, huwag kayong mag-alala kung manghina man yung Inkantong Itim, pero hindi naman po para sa kanya yan. Ang sa atin lang dito na mailigtas talaga si kaibigan. Bukas, handa ba kayo na pupunta natin? Bukas, guys, abangan po niyo, guys, pero before tayo pupunta, puntahan ko muna si ano, si tawag dito, Palaka, kasi gusto ko talaga na mapa-abot sa kanya yung pakisuyo ko, na sana matulungan po si Binyo kung makikita po ba niya na yung kalagayan, kung buhay pa ba. Kasi pag yung mga Inkanto talaga ang mag-desisyon yan, may katapusan talaga siguro sila.
kung tao man, sabi ni kaibigan ninyo, kung tao, mahirap, pero silin nyo. Oh, totoo yan. Silin nyo guys, napakatalino daw, sabi ni kaibigan. Sintak, mabait at inaasahan po sa lahat po ng mga larangan po ng mga pagkikipaglaban po. Kasi po silin nyo ay sobrang matalino. Kasi para siyang pinakamataas din siya ng mga sundalo po doon. Kaya namin guys, mag-ano lang tayo. Hindi na tayo magtatagal dito para makapag-ready tayo papunta sa balon. Mamaya, mag-ano lang tayo sa ano natin, yung katawan. Parang manihina po talaga ako, kaibigan. Hanggang dito na lang muna. Oo, magdadala lang muna ako ng ano, sa pagpunta ko ulit dito ng alak, ha. O sige, mag-ingat po kayo, ha. Pwede po ba kayong pumunta doon sa park ni Linyo? Sige daw guys, pupunta daw siya guys. O para doon tayo mag-usap para malaman po natin yung anong karagdagan na gagawin po natin sa pagpasok po sa pagpasok po natin doon sa karian po ng mga demonyong inkanto. Kaya ngayon guys, magpapasalamat po tayo sa kaibigan po natin, mga Adwindi, kasi po ipinapaubayan talaga sa atin na meron tayong maraming kaibigan, kasi po dahil po dito napapahamak po si Kwan Windy. Mapamak dahil po sa ginawa po ng pagbibihag po ng mga inkanto. Nakalaban po nila itim na inkanto. Kaya, di tayo mawalan pag-asa. Kahit po ay magkaiba po yung mundo natin. Paglaban din natin sila. Kasi, ang tao po din ay nagbibigay po din sa kanila ng lakas. Pagmamahal. Kaya, sana mailigtas natin. Hanggang dito lang guys. Salamat. Sintak.